guys! Welcome back to my channel. So today, ang gagawin natin is pandesal with cheese. Yung recipe na gagamitin ko, ilalagay ko na lang sa description box sa baba. So, ito ang ating mga ingredients. 4 cups of flour. Tapos meron tayong 1/2 cup sugar. Tapos 1 teaspoon ng baking powder and 1 teaspoon ng salt. We have 1 tablespoon of vegetable oil, 1 egg, and 5 tablespoon of butter. Tapos, para sa ating yeast mixture, kailangan natin ng 1/4 cup of warm milk, tapos 2 tablespoon of instant dry yeast, 1 teaspoon of sugar, and then 1 tablespoon of flour. Tapos yung cheese, optional siya. So, gawin na natin. To make the yeast mixture, so ito yung warm milk natin. Tapos ilalagay lang natin yung 2 tablespoon of instant dry yeast, 1 teaspoon sugar, tsaka yung 1 tablespoon of flour. Tapos imimix lang natin siya na maayos. Natin siya na maayos and then ililift natin siya for 10 minutes or until yung yeast nag-frothy na. Makikita nyo siya kapag kayong may nag-rise up na siya sa taas. Okay? So while we are waiting sa ating yeast mixture na maging frothy, gawin naman natin yung sa dry ingredients natin. So we have the flour, sugar, yung baking powder, and yung salt. And then, i-mix lang muna natin before natin i-mix yung wet ingredients. We are ready to put yung wet ingredients. So, we have the melted butter, vegetable oil, and then yung ating egg. Tapos, ilagay natin yung egg. Ito po ang ating yeast mixture after 10 minutes. As you can see, naging frothy na po siya, meaning activated na po yung ating dry yeast. Ready na po tayong i-mix siya sa ating mixture kanina ng flour. Ihalo na natin. Yung gagamitin natin is yung bread hook. Magsistart po tayo sa low setting. Ito na po yung ating dough. After mga siguro 1 to 2 minutes lang sa mixer, tatanggalin na natin siya, tapos ininit na lang natin siya sa countertop. Kasi hindi siya pwedeng i-overmix. So, maglalagay lang tayo ng flour. So, ininit lang po natin itong dough natin hanggang sa smooth na yung consistency. You can add flour po if you think yung dough nyo is sobrang sticky. Natitikit sa hands nyo. Like this, ganyan. Pero, keep on kneading po muna before you add flour. After kneading for about 7 to 10 minutes, ito na po yung ating dough. Tapos, gagawin lang natin siya
into a bowl. Set aside natin siya for 1 hour para mag-rise siya. Lagyan natin siya. Okay. We'll cover it with dry and clean towel. More than an hour. So, silipin na natin yung dough natin kung mag-rise. Okay, so as you can see, nag-double na yung size niya. So, pwede na natin siyang i-bake. Ito na din yung cheese natin na ilalagay natin sa loob ng pandesal natin. Again, guys, optional lang to. Pwede kayong gumawa ng plain pandesal without cheese. Pero kami, since may cheese na extra sa ref, ilalagay na lang din natin. Natin siya no, very slight. And then, i-divide na natin siya to smaller sizes. Depende kung gano'ng kalaki yung gusto nyo yung pandesal. Ako, ang gagawin ko lang is isang pan. Ito lang. Tapos, yung the rest na matitira na to, ilalagay lang natin siya sa freezer for further use. Okay. So, i-divide na lang natin siya. Siguro we'll make 30 grams each. Tapos yun lang yung para same yung sizes. Pero depende yun sa inyo kung ilang talaga yung gusto niyo. Okay, so continue doing this hanggang sa kung gaano kadami yung gusto nyo ibigay. Shape sa small sizes yung ating dough. Ang next natin gagawin is to cover again with clean cloth para umangat ulit. Siguro mga 45 to 1 hour ulit. Tapos babalikan natin siya before natin siya. Let's check the bread. Wow! After 25 minutes, ito na po ang ating pandesal. As you can see, it's golden brown. So I think okay na to. Right, Ali? Yeah, I'm so excited to eat the bread because this is my favorite. Thank you.
Okay. Ano lasa? Good. Very good. Can I have some? Ano? Na ako mag-bake and it's approved by the family. So, yun lang. I-close ko na ulit yung vlog ko. Don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye!